Hindi lang ang tumataas na gasto sa pag-aangkat ng produkto ang lumulutang na problema sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gulay sa merkado. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na base sa pakikipag-usap nila sa mga retailer, problema rin pati ang tumataas na singil sa renta ng kanilang mga pwesto sa palengke. Sa ngayon, may binabagsakan sila ng gulay sa tapat lang ng Kamuning Market sa Quezon City, kung saan pwedeng bumili ng maramihan ang mga tindero-tindera. Nakikipag-usap na rin sila sa mga LGU para lumawak pa ang mga pagdadalhan nila ng mas murang gulay. Tuloy pa rin naman ang pagpapagamit nila ng mga truck ng ahensya sa mga farmer cooperative para mismong mga magsasaka na ang magdala at magbenta ng kanilang mga produkto. Pinaiigting din ang kanilang kadiwa on wheels na maghahatid ng gulay sa level ng barangay para mas mura ang mabili ng consumers. Although we keep offering a cheaper price, yung sa value chain, sir, na biyahero na tumatayo din po siyang parang nagbibigay ng credit sa ating mga tindera, doon po merong paggalaw ng presyo. Yung biometric tons naman po, ang kuha ng gulay, no? So if i-compute mo doon sa cost structure natin, yung contribution ng gasolina, i-divide mo per kilo, hindi naman tataas by 50 pesos dapat per kilo ang gulay. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.